Sa Albay, wala na raw mapaglagyan sa mga classroom. Maraming evacuee na apektado sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. At may live report si Salima Refran. Salima. Sige, nananahimik ngayon ang Bulkang Mayon. Matapos nga ang huling lava fountaining, alas 7:11 kagabi, hindi pa muli pumutok ang bulkan. Bago nito, sige, 28 oras ang naging pahinga ng bulkan mula Biyernes bago muling pumutok Sabado ng gabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Libok, hindi pa nila masabi ngayon kung nagbabagong eruption behavior ng bulkan. Malinaw lamang daw sa kanilang mga parametro at mga instrumento na aktibo-aktibo ang bulkan at may magma pa rin na umaakyat sa loob nito. Ayon kay Science Research Specialist Dr. Paul Alanis, sa panahong tahimik ang bulkan ay nag-iipon nito ng lakas. Maaaring magtuloy ito sa quiet lava extrusion o tuloy-tuloy lamang na paglalabas ng lava o ang hazardous eruption na kadalasan daw ay nangyayari sa Mayon tuwing sasabog sa nakaraan. Sa sitwasyon naman ng mga evacuees, dahil sa sobrang dami, may ilang sa labas ng mga classroom na tutulog sa Bagong Bayan Central School. Dito yan sa Legazpi City sa Albay. 4,111 ang mga evacuees dito na nagsisiksika naman sa 41 na classroom. May mga natutulog na nga sa hagdanan, sa hallway, at pati na sa mga pinagsabing mga mesa. May natutulog din sa covered court at mayroon ding mga may sariling tent. Karamihan, karton lang ang sapin. Ang isang binata na kausap namin, paupo na lang daw kung matulog dahil wala raw espasyo. Minsan daw hindi na sila natutulog, magkakaibigan. Sana raw mabigyan sila ng mga sapin tulad ng banig. May iba din na hindi na natutulog sa gabi. Ang isang ginang na nakausap ng GMA News sa gabi raw naglalaba para wala siyang kaagaw sa banyo at mas malakas ang tubig. Naaawa raw siya sa sitwasyon nila ngayon sa evacuation center. Mahirap daw matulog dahil mainit, siksikan at malamok. Panay rin daw ang iyak ng mga batang may sakit tulad ng ubo, sipon at lagnat. Sa pagkain naman, hirap daw sila magluto. Minsan daw kasi hilaw na ang nakakain nila dahil hirap maghanap ng panggatong. Dahil naman nag-uulan, maputik ang ilang bahagi ng eskwelahan. Madulas daw ang tiles kaya delikado sa mga bata. Kwento niya, madalas daw mahaba ang sila sa banyo. Parado na rin daw ang ilang toilet. Sana raw madagdagan din ang kanila mga banyo. Ayon naman kay Danny Garcia, tagapagsalita ni Governor Al Francis Pizarra, balak nilang gamitin na evacuation ang iba pang mga eskwelahan. Nagpaabot din ng ibang mayor na wala namang inaalaga ang mga evacuee na handa silang tumanggap ng mga lumikas. Aminado si Garcia na may panganib na hawahan kapag siksikan. Ginagawa na raw nila ito ng paraan. Yan ang latest mula nga dito sa Legazpi City sa Albay. Sige. Maraming salamat, Salima Refran.